Ulitin ko, yung MTC1, itong A, no? Ang quarter mean drop, dagdagan mo raw ng half meter. So ito ang magiging drop. Tapos kunin mo yung equivalent value nito na MTC doon sa hydrostatic table. Okay, sample lang natin. 1331, tingnan natin yung MTC niya. Ang MTC niya is 776.5. Okay? Ayan, 776.5. So, yung MTC 2, itong B, sabi naman dyan, ang formula niya, quarter mean, yan, 1281 minus half meter or 0.5 equals 1231. Then, kunin natin yung value niya ng MTC. So, ito daw ang value nun. 767.9. Then, i-subtract natin. Kaya ang kung tawagin ng iba yan is DMTC. Difference of MTC. Okay? Proceed tayo sa step 11, yung trim correction. Ang trim correction, dalawa. May tatawag na first trim correction and second trim correction. Ito yung formula ng first trim correction. Trim times TPC times LCF times 100 divided by LDP. Okay? Double check natin ang formula niya. Ayan. TPC, ayon. Meron siya. LCF, meron. Okay? Nakalimutan ko kanina, no? Sa yung quarter mean drop, punin niyo yung TPC and LCF. Okay? Kasi gagamitin niyo rito yan sa trim correction. Next, ang gagamitin yung trim is yung corrected, ha? Ayun, yung corrected trim. Okay? Ayan. Times 100, tapos LDP, yun, 183. Kung nakita nyo rin, yun, LDP, 183. So, yan daw ang first trim correction. Sa second trim correction, ito naman ang formula. 50 times DMTC. Itong kinumpit natin kanina. So, DMTC. Okay? Times trim squared or trim times trim divided by LDP. Ayan siya. Tingnan natin ang connection ng formula. Okay? Meron na siyang 50 doon. Okay? DMTC ito. Okay? Ano pa? Yung trim corrected, ito. Trim squared, then LBP. Divided by LBP. Yan din, LBP. 183. So, yan daw ang second trim correction. Okay? Next, step number 12. Kunin na natin ang displacement. Anong gagawin natin? Ito, yung 1, displacement 1, itong triangle 1, nasa na yan? Ito, triangle 1, kung mapapansin ninyo. Okay? Plus C1 plus C2. Okay? So, yan daw ang total or corrected displacement or total displacement kasi wala pa siyang correction ng density. Okay? So, ito ang corrected displacement na. No? In-apply na yung density correction. Ano yung formula ng density correction? Ito. Okay? Duct water density minus seawater density divided by seawater density equal at multiply sa true displacement. Ito yung true displacement. Okay? Itong number 12 is true displacement. Tingnan natin yung formula ng displacement. Sabi niya is equals duct water density 1. Diba? Ang ginamit natin is 1. Minus 1.025. Okay? Divided by seawater. Okay? And then, multiply sa true displacement. Ito.
Tama? So, yan daw ang density correction. Okay? So, kung ito i-apply natin dito, equals, ayan, then pag sinum up natin siya, ito siya, 64, ito sa baba, 64691. So, ito yung result. Okay? Okay, box. So, yan na raw ang corrected displacement. Diyan na natin ibabawas yung mga deductibles. Ano yung deductibles natin? Ito. FO1235, DO227, kung di ko nagkakamali. Ang others, ito yung lubricant. Diba? Ang pumpable natin, 75 tons na ballast. Fresh water is 200 tons. Ang total natin na deductibles is 1797. Okay? So, step number 15, sabi dito, corrected displacement, itong triangle minus deductible. Ito. Okay? Ito, itong deductible minus light ship. Ang light ship natin is ito, 9957. Okay? So, ang result daw is ito. 5293744. Okay, carbon board plus constant. Ang example natin, ang constant natin sa, let's say, sa loading port, sa initial survey, before loading, ang lumabas na example is 250. So, ima-minus mo yung 250. Doon, dito sa number, step number 15. So, yan daw ang cargo mo. 52,687. Okay? Yan daw ang naikarga. So, tingnan natin yung ating, ilan ba yung calculation natin? Check natin. Kung ilan yung karga dapat natin na booking. Maximum cargo booking. Ayan. 52,659. O, ganun siya tayo. No? Kasi medyo lubog yung ating midship. Nilubog nata natin, di ba? Okay. Ganan siya tayo. 1281 at 1283 nga. Ah, tama. Kasi ang sa calculation natin, 1280 lang, di ba? Ginawa natin 1281. Kaya may sobrang konti. Okay. Ilan ang sobra? 659, almost 20 tons. Okay? So, yan na po. Tapos na yung ating draft survey. Okay? Okay. Galing, sir! Ha? Naitindihan? Hindi putol-putol? Yes, sir. Oo, ang ilan ako. Ano, sir? Pagkakaturo mo, sir. Okay. Ito pa. Ito yung reminders ko. Kaya ako pinula ito. Papaalala ko sa inyo. Sa akin, ha, discarding ko sa barko, pagkatapos ng ng loading, siguraduhin mo yung final draft check mo. Para pagdating sa discharging port, alam mo na yung magiging draft mo ron. Bakit? Kasi di ba isasubtract mo na yung mga konsumo mo, di ba? Papunta sa loading po, sa discharging port. So alam mo na ngayon ang magiging draft mo sa discharging port. Ang tanong, yung ba sure ang density doon? Di ba? Sure ba ang density doon? Kaya ang gagawin niyo, before kayo bumaba para mag-drop check, kunin niyo muna yung density. No? Pag tumawag yung Liguardia, sir, nandiyan na yung surveyor, hinintay ka. Bago ka bumaba, alam mo na yung density. Bakit? Doon sa notebook mo, ilagay mo na sa likod,
Natsika ngayon, ang target ang declare ng charter error, 1005 ang density ron. O sige, ito daw, ito ang draft ko pag 1005. E paano pag hindi, yun ang lumabas na density? Meron ka na rin plantilla sa likod ng notebook mo. Every bababa o tataas, let's say 105, tapos pata press water maging 1, meron kang equivalent trap. Pag tumaas din, naging hanggang 10-15 o 10-10, meron kang equivalent drop, especially sa midship. Importante yung midship. Okay, para pagbaba mo ron, meron ka ng calculated drop na ipipit-pit ng bayag doon sa surveyor. No, hindi ka mang, alam mo na, ito dapat ang drop kasi ito yung density eh. Okay, unless, ang stream ng sa ilog mabilis magbago ang density noon, no? Misa kukuha ko ng tatlong beses sa ibang kagaya sa Brazil, yung mabilis yung agos, mabilis ang bago ng density noon. Pero kung hindi naman mabilis yung agos, okay, matagal magbago ang density noon. So yun ang tatandaan niyo pagka bago kayo bumaba, magbasa ng then, titignan nyo rin yung list ng barko. Okay? Yung tagilid ng barko. I wish alam nyo na yung pagkuha ng yung sinasabi na depression ng midship. Kapag nakalist ng 1 degree, yung formula na tinatawag na tangent list, may idea na kayo doon. I wish meron na, no? Yung, nandun yun sa formula ang pinamigay ko sa Facebook. Pinosko. Okay. Ang normal, kung ang beam ninyo is 32 meters, normal yan, ang 1 degree, 1 degree reach is about 0.56 meters or 56 centimeter. Okay? Kung ang barko mo raw, nakatagilid ng 1 degree, okay? Sa pabor, ganyan pala, masyadong yan. Sa let's say nakatagilid ka sa pabor, 1 degree. Ang basa mo raw dito is, let's say, 10 meters. So, ilan ang reading sa estribor? Example. Minus 0.56. Yun. Okay. Kaya pag sa clinometer, ang every point is ilan? Every point of degree. Ilang centimeter? 5.6. I-divide mo lang sa 10, tama? Di ba? Yun, ganun lang kasimple 'yun. Pag tingin mo, oy, may 0.5 ako. Pagtingin niyo sa clinometer, ay may point pa, half degree ako. Yung sinabi ng maliit na kapitan, si Captain Malipod, ano daw yun? yun yung common, ha? Kasi ang common na beam ng barko. Basta nga 32, 32 yung beam, sir. Mostly pag 1 degree, 56 centimeter. 56, common yun. Pero siyempre, iba-iba ng beam ng barko. Kukumpitin niyo yun. Depende sa beam ng barko. Okay? So, palabasin nyo mamaya doon sa formula ng binigay ko kung lalabas yung 56 centimeter. So, pinaka-keyword, pag half degree times 5.6 centimeter. Yun daw ang diferensya. Bakit kailangan mo alamin yun pag bago ka bumaba? Di pagbasa mo dito ng draft, alam mo na yung draft sa kabila pag lumipat doon. May idea ka na. Diba? Note down natin yan, sir. Hindi yung kasama sa hindi yung kasama. Ano na yan? Kung ang tawag na dyan is strategy na yan. Observahan natin sa actual, sir, ba? Kung discarte na yan. And then, nabanggit mo yung obserbahan. Obserbahan nyo rin kasi minsan ang barko twisted. Kapag ang barko twisted, do not rely saan?
sa clean ng emitter. Okay. So, ang gagawin na niya, ang ginagawa ko dyan ng second mate ako, naglalagay ako ng level hose sa midship. Okay? Meron lumang sounding tape. Puputulin ko, lalagay ko yun sa stick na nalagay ko dyan. Yun ang basihan ko. Yun ang basihan ko, yung power distributor. Lalagay ako ng level hose. Ano pa? Meron ka rin measures. Hindi basta naglagay ka lang ng level hose. Siguraduhin nyo na walang bubbles. Okay? Yung level hose. Yun, mas effective yun. Kahit mag-twist-twist yung barko. No, tsaka malaki ang tulong sa akin ng level hose. Nakaka-minimize siya ng, ng manpower. Isa lang ilalagay ko doon. Ang pagka nag-trimming ako, isa doon sa level hose, AB, tapos yung DiGuardia na official, nandun yung sa bodega. Siya ang niraradyohan. Ako sa baba na lang ako. Prowa pupa, prowa, almedyo pupa. Doon na lang ako, pabalik-balik. Tapos ang tatanungin ko lang yung AB, isang beses lang. Nang ilan ang reading sa pabor, ilan ang reading sa estibor. Let's say ang reading sa pabor is 70. Ang reading sa pabor is 50. So, ilan ang upright? 50. 50. No. 70 tsaka 50. 70 tsaka 50. 60. Okay. So, ngayon, tatanungin mo na lang kagad yung AB na nakabantay doon sa almedyo, sa level. Ilan na yung ang reading. Sabi niya, 65. So, saan ngayon ang tagilid? Nasa pabor siya. Ang reading daw, 65. Saan ang tagilid? Sa pabor. Sa pabor. Kasi ang average is 60. Tama? 60. Tama ka. Tama? Let's say, bumasok ka sa pabor ng 10 meters, ilan ang drop sa estribor sa midship? Let's say sa pabor bumasa ka 10 meters. Ilan ang drop sa estribor? Rin, sir? Minus 10. Minus 10. Tama? Kasi 5, saka 5, 10. Yes, sir. Okay? Tama? Yung differential niya, times 2. Okay? Ang average niya is 60, correct? Tapos meron siyang sumobra ng 5 cm, times 2 yun. Yun ang dagdag o ibawas mo sa kabilang side. Tama? So, 9.9 sa starboard side. Tama? 9.9. Ganun lang kasimple yung pagka nagtitriming ako. Kahit hindi bihira ako manggising ng DiGuardia na mag-overtime. Okay, yun lang, masipag ka lang magparot-parito, prowa po pa. Consider mo na lang na exercise para hindi lumaki yung chan. No. Kung masipag yung guardia official mo na kahit hindi mo nagisingin, automatic siya, sabihin niya, gisingin ako, nag-aabiso siya sa ratings na gisingin siya lang pag-trimming na. Kasi when I was chiefmate, ayaw ko manggising ng official eh. Minsan napapagalita ako ng kapitan dahil bakit daw hindi ako nagigising ng official. Kasi minsan ang official, pag ginising mo, nakimangot. No? Pagka napupusoy. No. Yun yun. Kaya ako, bihira ako manggising ng unless masipag mag-aral yan. Pasasabihin ko yun. Pasasabihin ko siya ng calculation ng trimming. No? Ganon. Okay? So, klaro yung drop survey calculation na explanation step by step. Ay, sir. Anyway, ito, ipipdf ko siya o ipopoto. Ipadala ko rin sa inyo. Okay? Ito mismo yung diniscuss ko na. Salamat, sir. Salamat. Para makita ninyo
mabasa ninyo step by step. I wish madali nyo maintindihan ito. Very basic na ito. No? Any question about the draft survey? Okay. No, sir. No. Walang question? No. Wala to. Sayo nyo natin, ha? Okay. Kung wala kayong question, ako magbibigay ng question. Okay. Sige, base dito sa draft na to, binigay, yung palang solution ninyo kagabi, kung nakumpit na ba ninyo? Hindi. Siguro, hindi pa. Anyway, okay lang. Kumpitin ninyo, subukan ninyo, i-compare nyo rito, ipo-forward ko sa inyo to. Itong screenshot nito. Okay. Kumpitin ninyo. Okay? Okay. May ano ako. Bigyan ko kayo ng isang para naman magkaroon tayo ng, ano, ng magandang challenge. Ganito na lang. With same drop, assuming lang natin na walang drop limit. Okay? Nung malalim yung ating hindi nalalagpas sa summer zone yung ating drop. Yung binigay ko sa inyong notes, ilang araw yung ano? Sa trimming? Ilan ang required weight? 1.7. Ideal? 1.7, sir. 1.7? Paano yung anong maganda ano doon? Ang clue? Pang trimming? Paano yung makuha yung 1.7? Okay. Yung trimming? 1,200. Paulet? Yung okay. 800 to 1,000 to 1,2. Okay, ito na yung basic na ano na sabi nila rule of thumb. Yung common sabi expression nila rule of thumb. 30 cm times TPC. Okay? So kagaya nito, ang TPC niya is 56.6 times 30. So 1,698. 1.7. Tama? Kaya binigay 1698. Oo. Kaya yun ang binigay ko sa inyo na trimming weight before. Okay? So bigyan ko na lang kayo ng ano, subukan nyo computein. Same drop. Let's say ito daw is drop check. Itong drop natin ngayon is drop check pa lang ito. Tapos meron ka pang remaining cargo to load na 1,800. Okay? I-distribute mo raw sa cargo hold number 2 and 4. 2 and 4 naman ang gamitin natin, wag na 1 and 5. Okay? I-distribute mo raw sa cargo hold number 2 and 4 with 30 centimeter na trim departure. Nakuha niya. Okay. I-ano natin. Wait. Share. Nasaan yung aking whiteboard? Okay, whiteboard natin. Share. Kita, naka-whiteboard na tayo, no? Okay. Ang drop is 12.72 forward. Tama. Forward drop 12.72. Then up drop is 12.9. Okay. And ilan ang trim? Trim is 0.18. Kita niyo yung ano, whiteboard? Hindi. Opo, sir. Okay, kita niya, no? Okay. Then, balance cargo 1,800 is 1,800 metric ton. Okay? Ang required natin
then is distribute required is a departure trim of 30 centimeter. Okay, yan ang unang required natin. Pangalawang required natin, required ko is yung cargo distribution nyo in cargo hold number 2 and cargo hold number 4. Okay. Pangatlong required ko, kung kinargahan nyo raw ang draft after loading cargo hold number 4. Okay? Sabihin nyo sa akin yung draft after loading cargo hold number 4. Okay. Isa pang tip ko sa inyo, kaya sinama ko na dito yung draft after loading cargo hold number 4. After nyo magbigay, di ba, draft check, tapos na-compute ninyo yung balance cargo to load, tapos nag-compute kayo ng trimming with two holds. Okay? Hindi enough, pagka-compute nyo ng kargada na ipapasa forward hold tsaka up hold, okay na. Doon na kayo sa sys office sitting pretty. Huwag ganun. Okay? Computing ninyo, let's say, isang loader lang. Halimbawa, trimming, isang loader lang. Okay? Hindi magsasabay ang dalawang loader. Computing ninyo, kung pag nagkarga siya sa up hold o 4 or 5 na bodega, ano ba ang magiging drop? Tama? Kukumpute nyo yun. Then, pag nakumpute nyo, doon kayo mag-abang sa baba, sa pantalan. Okay? Bakit? Baka mamaya, sinabi nung terminal o nung foreman o nung loading master, let's say, ang booking nyo 500, sabi niya, okay, 500 already loaded. Ang problema, hindi nyo naman chinek, okay, transfer to next call. Di ba? Problema, hindi nyo chinek. Pinabayaan nyo lang. After matapos ang loading, sub-sub. Or tingala. Bakit? Kasi ang loader hindi 100% accurate. Yun. And then ano pa? Ano yung factor? Bakit hindi nyo nakukuha yung target drop? Kasi yung pagbuhos. No? Yung pagbuhos ng kargada. Well, let's say, ito yung bodega, ang LCG niya sa gitna, di ba? Oh. Ang bumuhos bandang atras. Kasi ang distribution ng cargo sa bodega, hindi maganda. Ang available na lang, bandang atras, maganda-ganda. O di nga, ba, para prowa. Anong epekto nun? Susut kaya sa drop? Hindi. Hindi susut sa drop. Bakit? Hindi siya susut sa drop kasi nag-move ang LCG. Yung concentration ng kargada, hindi pumatak sa gitna. Ang concentration, bandang proa o bandang pupa. That's why hindi nyo nakukuha yung target drop. Okay? Kaya kapag ang trimming hold ninyo, i-prepare ninyo hanggat maaari yung gitna niya parang crater as much as possible. Diba? Libre. Para pagka dyan kayo naglagay ng trimming cargo, talagang isang hindi nagagalaw-galaw yung ano. Ang galaw lang siguro ng ano ng loader o pabor stripper. O pwede mang gumalaw, proa po pa lang. No? Pero average, ha? Na ang concentration ng loading ng trimming cargo nyo doon sa gitna. Okay? Yun yung isang epekto ng kapag hindi nyo minomonitor ang trimming loading. Okay? Tapos titingnan pa ninyo. Okay. Ano pa yan? Next question. Number
required number na dagdag ako number 4. How much ton will how much ton will sink the up the updraft nya orasin the updraft per agalas sila garutin meter sabihin mo kay aling mo okay tingnan nyo raw ilang tonelada sa number 4 question eh ilang tonelada palulubugin niya yung updraft per centimeter. Bakit? Bakit? Kasi titingnan niyo, let's say sabihin ng ano, ang target, let's say ang target niyo is 10 meters. Okay? At ang computin niyo, meron daw na compute niyo na meron daw kayo ikakagalit si 500 tons sa bodega. Okay? Diyan ko inaano eh. Bagay question ko na pala yan. How much ton will sink the updraft per centimeter? Okay? Why? Kasi diyan yung malalaman kung alam niya na diyan yung malalaman kung accurate yung loader. Let's say tama ang buhos tapos nagkakarga siya. Okay? Alam niyo sa ganong ganong tonelada ang nakalagay ang nakarga niya 300, alam niyo na dapat ang drop sa pupa. Kung nakap na ikarga niya ng 300. Okay? Kailan natin sasabihin niya? Bukas? Ha? Bukas, extended tayo bukas kung gusto ninyo. Okay? Yes sir, bukas ko. Bukas. Hintayin ko kayo bukas, wala na tayo ibang klase, ito na lang. Ang ibibigay ko na sa inyo bukas, yung mga bukas, tips. Bukas sir, baka wala akong signal bukas sir. Wala kang signal. nasa bukid kasi. Bundok. Mas malaki signal doon, bundok 'yun eh. try lang sir, kung ano lang sir sa record na lang sir, ano ko. Sige. Kumpara ko na lang. Sa recording na lang. Ito importante ito. Bihira ito, hindi ito bihira nakakaalam ito nang ganun. Siguro nakakaalam din yung nagturo sa akin. No? Kasi ginawa niya assignment sa akin when I was second mate. No. Yan. And then hindi ko rin na na-observe sa iba kong shipmate. Yan ganyan. Kung paano mag-trimming. Okay? Paano mag-monitor during trimming. Ayun, ituturo ko sa inyo yung bukas. Pagsagot nyo sa question na to. Okay? Para medyo may coating challenge. Okay? Di, ano lang sir, pagka mag-ano, i-compute ko to, tapos kumpara ko doon sa ano nyo sir, sa pupost mo sir. Sige. Okay, may question sa assignment? Pag nagawa na sir saka na mag-question. yung number 4 lang sir, yun ang kwan. Kailangan na pag-isipan ng gusto. pag-isipan yun talaga ng gusto. Kasi ano yung gentleman, yun yung challenge sa akin when I was second mate. Sabi sa akin ng shipmate ko, Nali, pag ito na-solve mo, pwede ka na mag-shipmate. Ha? Question? Okay, go. Sir. Base dito sa question number 4, sir, ba? Kung isa sa tanong na ito, pwede tingnan doon sa trimming table kung ilan yung isisink niya. No. Wala kasi, yan sa trimming table. Wala yan sa trimming table. Base yan sa calculation ninyo dito sa problem na to. Kaya ako pinapakuha sa inyo ang draft after loading cargo hold number 4. Doon ang reference nun.
Sir, okay. Magkaano po ba tayo siya sa density? Magkaano po ba tayo? Wala na, wala na. Wala na, wala nang density. Trimming lang yan. So, wala na. Wala nang density. Okay. Okay. Konti lang naman diferensya eh. Kung apply mo ng density, konti lang diferensya. Okay, sir. Ano pa question? Malaki yung question kanina. ako mag-question. Okay? Anyway, ang question ko is para malaman ko kung na nakaka-catch up kayo. Dahil kung hindi pa kayo nakaka-catch up, para alam ko kung saan ako mag-a-adjust in the next future. In the future. Kung paano ako mag-adjust magturo. Diba? Kasi iba-iba rin na, ng participant eh. Diba? Iba-iba ng estudyante. Ayan. So, sa question ninyo, kung kayo madaling makaka-catch up, medyo wala akong babagoy sa estilo ko. Diba? Pagka ganun. Okay? Kaya huwag kayo mahiya magtanong. Okay? Kung may right mid ba nito? Kung may right mid ba nito? Okay? Mukha yung number 4 ang kailangan ng right mid. Okay? Sige, gentlemen. Pakuputo na naman tayo. Thank you very much, Sile. Hi, sir. Maraming salamat, sir. Maraming salamat. Thank you very much. Good evening. Sir, bye-bye. Okay, good night. Bye. Okay, thank you. Okay, tapos na naman po ang ating pod session. Magandang gabi sa inyo lahat. Okay. Tapos na po ang ating pod session about sa drive survey. I wish may natutunan yung mga participant ko. Thank you po and good night. Panoorin niyo na lang po sa yung mga video. Okay? Yung pagkakasunod-sunod. 1 to 10 po yan hanggang dito sa drop survey. I wish matutunan niyo rin po. Thank you.